Oh my. Tambakan ako ng work. Sorry po, doktora. Sa susunod po, hindi ko na po kayo aayain. Umalis ng biglaan. No, heart. Hindi ako nagsisisi na sinamahan ko kayo ni Kia. Nagpapasalamat pa nga ako sa'yo. Kasi nagkaintindihan kami ng anak ko. Sabi ko na nga ba sa inyo, doktora? Doktora, Pili. Susunduin ko na po si Bingo. Right on time. Alam mo, Pili, believe na believe ako sa dedication mo sa iyong pamangkin. Kahit hindi mo siya anak, parang nanay talaga sa kanya. Oh, doktora, salamat po, doktora. Naku po, Chapiling! Tama na po. Hindi na po makainis si doktora, oh. Hindi naman, okay lang. Sorry po, doktora. Ah, aalis na po kami. Sige. Salamat po. Bye, Bingo! Bye-bye po. Bye-bye, Bingo! Bye-bye po, doktora. Bye-bye. Simple lang naman, bossing. Kukain lang natin yung lugar na yan. Tapos kikita ka na ng malaki, oh. Eh, sir, hindi ko pwedeng gawin yung pinagagawa niyo. Kailangan natin ng mga papeles. Papeles? Ito lang ang papeles na dala ko. Alam mo, malaki maitutulong ito sa mga taong katulad mo. Sir, hindi talaga pwede, sir. Sayang. Ikaw ang bahala. Eh, sir. Sandali lang. Ang ibig ko lang sabihin, hindi ko pwedeng gawin yung pinagagawa niyo sa akin. Pero kung may ibang masamang loob na pwedeng maghukay sa puntod na yan, habang tulog ako, sir, labas na ako. Kuha niyo, sir. Naman pala eh. Tanungin ko na po si tatay at nanay. Siguro dadaan mamaya si Dok Gia. Baka pwede mo siya kaya ay magmerenda. Sige, heart. Tatanungin ko siya mamaya. Good morning po, Doktora. Good morning, Kathy. May board meeting ba today? Wala naman pong nakaschedule. What is this about? I wasn't even informed that there was a board meeting. We were about to call you, Margaret. Inaayos lang namin ang sasabihin namin sa'yo. Na ano? It's undeniable, Margaret. Ipinakita sa amin ni Roger ang facts and figure sa tuluyang pagbagsak ng ospital this past few months. At ang ugat na pagkalugi natin ay ang negative publicities and expenses sa kaso ni Heart de Jesus. At inaayos ko na ang sitwasyon. When Heart gets better, aangat ulit tayo. That's a big if, Margaret. According to our projections, tuloy ang babagsak within 2 years ang business natin pag tuloy-tuloy ito. Margaret, you have to decide. Will you save our hospital? Or do you save Heart? Heart stays. Saan ka ba galing kagabi at puro putik yung sapatos mo? Wala naman niya. Sa park lang naglakad-lakad. Bakit naman? Masaya kasi ako. Kasi kahit pa paano, nag-work na yung plano ko para makuha ko yung approval ng daddy. Talaga? Sabi ko na sa'yo eh. Kaya mo yan.
Hello? Hello, Doc. Good news po. Nakakuha na ako ng DNA sample mula sa... nakalibing na sanggol. Kailangan ko na lang po ng sample mula rin sa mga magulang para makita natin kung match o hindi. Sige, ako nang bahala dyan. Okay, Doc. That Roger Cortezano. He blindsided me in front of the board. Pero, Doktora, may mga valid points po si Mr. Cortezano dun sa nireport sa kanila. Eh kung hindi nyo talaga maagapan, baka tuluyan na pong malugi ang Divina Gracia. Sinasabi mo bang pinabayaan kong ospital, Cathy? Hindi po. Marami kasi pong mga factors kung bakit nag-lead into this. But, siguro, Doktora, maganda po kung i-consider ninyo na pwedeng ilipat si Heart para... Hindi! Maliligtas ko si Heart at ang ospital na ito. Sinabi ko yan, paninindigan ko. You know what, Roger? Baka mas mabuting kausapin ko muna privately si Margaret. Nagpapabaya na si Margaret bilang CEO. We can't give her any more chances. You have in front of you a memo from our contractor of our second hospital. Hindi agad binigay ni Margaret ang approval niya to purchase the materials. Dahil dun, tumaas na ang presyo. Our second hospital is costing us much more now. And we are losing money. How did this happen? Margaret is usually on top of everything. Ganyan si Margaret noon. We can count on her to solve all our problems. And she even brought money to this hospital. Pero dahil sa care, concern, commitment, or whatever you call this to this Heart de Jesus, siya ang sanhi ng mga problema natin and our money losses. Let's stop the bleeding! Let's vote to kick Heart de Jesus out today! All those in favor, raise your hands. Kathy, call my financial analyst. Kailangan makaisip kami ng paraan para magkaroon ng panibagong revenue stream itong hospital na ito. Okay po, Doktora. Doktora, anong pa nangyari? Kanina na po, masaya po kayo. Wala, may inaayos lang ako tungkol sa ospital. Naku, Bingo, kailangan natin mapasaya si Doktora. Mainit ang ulo niya. Alam ko na, Tol, yung tinuro ni Tita Agatan sa'yo kanina. Pakita natin sa kanya. Doktora, tingnan niyo buto. Tingnan niyo buto. 5, 6, 7, 8! Tingnan niyo pa ito! Tumigil nga kayo! Pinasasakit yun na yung ulo ko eh! Saka meron akong hinihintay na kausap. Tama na, sige na, sige na! Alam ko na po, Doktora, ang gamot sa sakit ng ulo niyo. Kung saan po, ang presyo ko ng hangin. Ay, oo nga po. Mamaya pa naman po dadating ang kausap nyo. Di ba po? Oo. At yan ang problema nyo dahil sa ospital. Di ba po? Ang mabuti po, umalsa lang muna tayo dito. Para malayo po sa problema nyo. Malay nyo po, mas makapag-isip pa kayo ng mabuti. Di ba po? Sa bagay. Sige. Let's go!
Pwede ko bang makausap si Dr. Edwina Gracia? Nandiyan ba siya? Ano pong kailangan nila? Pa-appointment na po ba sila? Hindi eh, pero kailangan ko siyang makausap. Miss, sige na naman. Urgent lang. Umalis na po si Doktora eh. Gusto niyo po magpa-appointment na lang po kayo sa sekretary niya, si Miss Cathy? Kasi hindi siya sumasagot sa mga tawag ko eh. Miss, baka pwede naman makisuyo. Pwede ba makahingi ng papel? Sige po. Miss, pakibigay naman to dun sa sekretary ni Doktora, ha? Pakisabi, dumaan si Rosa, ha? Kuya, excuse me po. Pwede po bang patawag sa housekeeping? Kailangan lang po kasi sana namin ng isa pang kumot eh. Ma'am, baka pwede po pumunta muna kayo ng admitting office. Ha? Huh? Eh, nakahiram naman kami dati ah. Ma'am, eh kasi may binaba po ngayon mo galing management. Admitting daw po ang magpapaliwalag sa inyo. Ano ba to? Saan ba talaga tayo pupunta? Balik na tayo sa ospital! Teka lang po, Doktora. Wala pa nga po tayo nagagawa eh. Eh, ano bang magagawa natin dito? Tara na, Bingo! O, saan tayo pupunta? Sandali! Hoy! Hoy! Ano bang gagawin natin dito? Ba't ka nag-aalis ng tsinelas mo, Bingo? Ano gagawin mo? Game, Bingo! Sabay tayo. 1, 2, 3! Tara! Sandali! Ano ba? That's it. I'm leaving. Doktora, subukan niyo po. Tatanggalin ko na po yung sapatos mo, ah. Wag. Bakit ba? At saka po, Doktora, ang cellphone niyo po. Patayin niyo muna sandali. Eh, paano pag may tumawag sa akin? Tapos importante. Oo nga po. Sige na po, para Doktora. Bye-bye, lang po naman niya po. Sige na po. Fine. Sige, para matigil na lang kayo. Ano po, Doktora? Uberin ko na po yung sapatos mo? Oo, sandali. Kaya ko na yan. Ako na. Problema ako, nakakausap sa admitting. Ayun na nga yung sinabi ko kila Nanay Jude, tayo na lang haharap doon eh, pero nauna na sila eh. Makita na lang tayo doon, ha? Sige, sige. Papunta na rin ako. Sige. Pare, pakisabi kay boss, mag-aandar time ako, ha? May emergency lang. Salamat, ha? Nagbaba na po ng desisyon ang buong board ng ospital. Simula sa araw na ito, hindi na po libre ang kwarto at treatment para kay Heart Jesus. Kung nais niyo naman po manatili sa inyong kwarto, kailangan niyo na po magbayad at magbigay ng deposito. Palagi po, Mr. Cortezano naman yung pakanaan ito eh. Talagang pinag-iinitan niya po eh. Eh, sige po, gagawa namin ang paraan. Pero hanggang kailan kami pwedeng magbayad? Ngayong araw lang po, mga hanggang alas 3 ng hapon. Matagal ko nang hindi nagawa ito. Batang mali po yata ako nung huling nagawa ko. Eh di sa susunod po na magka-problema ulit kayo. Balik po tayo dito. Hindi kasi ganun kasimple. Sana nga, pero komplikado ng buhay ngayon. Sa itsura niyo po ngayon, Doktora. Ang saya-saya niyo po. Ngayon ko lang po nakitang ganyan. Di ba, Bigo? Oo nga po, Doktora. Bagay nga po sa inyo. Doktora, mas kumanda po kayo. Kayong dalawa talaga. Binubula niyo ako, ha? Eto na, 1, 2, oh.
oras na makahanap ako ng DNA sample galing kay Gia. May sasagawa na namin ng DNA test para malaman kung anak ba talaga nila ni Jude ang batang nakalibing doon. At yun ang ebidensya magbabaon kay Margaret. Grabe naman ang hair product mo, Gia. Wala ka bang nalalagas na buhok? Francis? What are you doing here? I dropped my phone. For a second there, akala ko ikaw yung tagalinis ng office ko. But based on the looks of it, nalinis niya na to. Anyway, do you need anything from me? Actually, I do. Nag-away na naman kami ng daddy. I just need somebody to talk to. I need to vent. Of course, Francis. Let's go. We can take my car. Wala, hindi ko makontak eh. Baka may iba na at si kaso sa doktora. Eh, sa tingin ko walang alam si doktora. Kasi kung meron, di dapat binalaan niya na tayo. Hindi naman niya pababayaan si Hart. Subuhan ko ulit. Wala, busy. Buti naman kumpleto kayo. Mas bibilis ang pag-empake at paglayas niyo sa hospital ko. Sinasabi ko na nga ba eh, ikaw ang ipakanaan ito eh. Ikaw ang papalaya sa amin eh. Unfortunately, hindi ko kayo pwede palayasin. Illegal yan. Hindi ako kriminal katulad ng ibang tao dyan. Ngayon, kung wala pa kayong pangbayad, pwede kayong lumipat sa ward. Masyadong nang masaya ang buhay nyo dito, di ba? Nakalimutan nyo yata na hindi araw-araw Pasko. Susuntan ko na! Susuntan ko na! Tay! Tay! Ay, tama na. Umalis na kayo dito. You know what, Kia? God knows I've tried. I've tried so hard. Medyo napapagod na talaga ako sa daddy ko eh. You know what? If only I can disappear, you know, and then leave everything behind. You don't have to do that, Francis. I know that being a doctor is your passion. Yun nga yung dahilan kung ba't nagagawa mo lahat, di ba? But I see your effort, and I know eventually may kita din yun ng daddy mo. You know what? I'm so sorry for dumping all of this on you. I'm sure yung mga problema ko wala sa kalikingin ng problema mo sa mommy mo. To be honest, just like you, I also wanted to escape and leave everything. Kaya nga ako napadpad sa London eh. So, you wanted to escape like me? But it seems more complicated than that. I mean, by the looks of things, is it because of your ex, June? Yeah. Nung naghiwalay kasi kami, doon ko lang nalaman na buntis pala ako. And unfortunately, nung pinanganak ko yung bata, patay na siya. And my mom forced me to hide it kasi daw ikakasira ko yun eh. And I resented her for that. Hindi niya pwede at pinap ko. Isasanla ako ang bahay. Makakabayad tayo. Tayo, huwag na. Ako ho, dapat ang gumawa ng paraan. Dahil ako ang ama ni Hart. At ako ang lolo niya! Tay! Jude, tama na! Wala namang matutulong kung magpapadala tayo sa kanya eh. Hindi pwedeng laging ganito eh. Lagi tayong pinalalayas eh. May nakausap na ako. Isasandla ako sa kanyang bahay. Tay! Ginagawa niya to para kay Hart. Respetuhin na lang natin ang desisyon niya. Pero hindi pwedeng si tatay lang. Kailangan akong magdoble kayo at kailangan akong gumawa ng paraan. Jude, klara na balitaan ko nangyari. Huwag kayong magpapanik. Maayos to ni Doktora. Ang gati yun nga ho eh. Eh, kanina pa po kami tawag ng tawag kay Doktora. Hindi ho siya sumasagot. Eh, baka ho busy siya eh. Kung sakali hong hindi na magagawa ng paraan to, okay lang naman ho sa amin eh. Kung pwede ho, iuwi lang namin siya sa bahay. Naku, sigurado hindi papayag si Doktora niyan. Teka, tatawagan ko si Gia. Makakatulong din siya. Bali, wala pala yung mga
problema ko compared to yours. How I wish nakilala kita noon pa. Sana magkaibigan na tayo noon pa. I would have escaped with you. But the thing about escaping, you always have to come back. Kailangan mo rin harapin yung problema mo. Gaya na lang naman ni Mommy. Kasama na ulit kami. Naging okay na rin kami kahit papano. Dahil ngayon, we have a deeper understanding sa isa't isa. Buti pa kayo. Sana kami din ang daddy ko ganyan. That was a good lunch. But you know what, Gia? Thank you for listening to me. And thank you for trusting me with your story. No, Francis. Marami ka na rin na-share sa akin. And aside from that, it feels really nice to unload all of this with somebody else. Nakakagaan din ng loob. So thank you. Oh, may moment na naman tayo. You know what? I still have something important to do. So I'll just call my driver to pick me up. Okay, bye, Francis. Bye-bye. See you. Bye. Something very important indeed.